Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules, sa ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga pamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit ang intensyon ni Brother Jun San Jose. Ipanalangin din natin ang lahat ng kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias,
Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. Magsitayo po ang lahat. Ang sabi ng pong mahal sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako'y sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito,
hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga kababayan nating kasama sa iba't ibang panig ng mundo. Nais din nating ipanalangin ang intensyon ng lahat ng nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig, Lalawigan. Ano pong hinihiling ninyo sa Panginoon ngayon? Anong daladala ninyong hiling sa pagpunta ninyo dito? Kagabi ako ay may natanggap na text, Father, ipagdasal niyo po ako. Ako po ay mag-a-undergo ng surgery ngayong araw na ito. Kaya ipinagdadasal natin siya ngayong araw na ito. Ang sabi niya kaninang madaling araw, ang Diyos po ang isa at tanging dahilan na nagpapalakas sa aking loob. Kaya kaya niyang harapin ang kanyang pagdadaan ng operasyon ngayong araw na ito. Yun ang kanyang hiling. Kayo po, anong hiling ninyo? Bakit ko po natanong iyon? Ang nanay ng magkapatid na alagad na anak ni Zebedeo, may hiling din sa Diyos. Anong sabi ng nanay ng mga dalawang alagad na ito? Panginoon, nawa po'y makaupo sa inyong kanan at kaliwa ang aking dalawang anak. Saan ka nagkita ng nanay na hindi ipagmamalaking ang kanyang dalawang anak ay nasa kanan at kaliwa ng hari? Kahit sinong nanay gagawin iyon? Akala ba ninyo hindi natutuwa ang nanay ko kapag nakikita ako'y nagmimisa? Tuwang-tuwa din. Ang sabi ko lamang kay Yolanda, abay huwag mong ipagmamalaking anak mo ako. Tapos ikaw na may napakaligalig. Ikaw na may napakachismosa. Mahirap iyon. Anong hiling ninyo sa Diyos? Sapagkat napakadaling humiling. Ang tanong ng Diyos ay, maiinom ba ninyo ang kopa ng aking paghihirap? Sa iyo bang hinihiling? Handa ka ba na gawin ang lahat para makamtan ang iyong hiling at dasal? Ang iba sa inyong hiling ay gumaling na po ako. O, yun ang hiling mo sa Diyos. Ay handa ka na bang tumigil ng pagkain ng matataba? Handa ka na bang tumigil ng pagkain ng matatamis? Ang hiling mo'y Panginoon, sana po ako'y bumait na. O handa ka na bang magpatawad ng iyong kapitbahay? Handa ka na bang magmahal ng iyong pakialamerang biyanan? Baka kasi kung anong iyong hiling, ay hindi ka handang gawin ang iyong pananagutan sa iyong hiling. Abay, hindi po pwedeng hiling lamang kahiling na wala kang gagawin. Pero ang sabi ni Jesus, bagamat kaya mong gawin ang responsibilidad mo sa iyong hinihiling, ang sagot sa iyong mga hiling, kailan may laging nakabatay sa malaking awat pag-ibig ng Diyos. Kaya po alam nyo kung anong magandang hiling sa kung ano pa mang meron tayong pinagdadaanan, ang maging magandang hiling, Panginoon, nawa po'y mangyari ang iyong kalooban. Kahapon ako'y may kausap na dati kong teacher sa aking dating school na ako'y high school.
nag-undergo ng chemotherapy. Dalaga. Pero anong sabi niya? Ang sabi niya ay, Father, ang tanong ko po sa Diyos, Lord, bakit naman po ako ay napakabait ko? Napakabait naman talagang teacher. Napakabanal na teacher para sa akin. Ang sabi ko sa kanya, Ma'am, alam niyo po kung ako ang Diyos? Ang itatanong ko sa inyo ay bakit hindi ikaw? Minsan ang ating pinagdadaanan hindi para sa atin. Minsan ang ating mga problema at mga sakit hindi para sa atin. Madalas ang ating pinaghihirapan ay upang matulungan natin ang mga taong nakapaligid sa atin, ma-realize nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Totoo? Sabi ng teacher ko, tama, Father, eh. Sabi nga po ng aking mga kapitbahay, aba, Ma'am, pagkakabait mo, eh, ba't ikaw ang nagkasakit? Eh, ako'y napakamakasalanan, ba't hindi ako magkasakit? Yun ang punto ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Yung maunawaan ng mga taong nakapaligid ang kabutihan ng Diyos sa kanila sa kabila ng kanilang mga kahinaan at ng kanilang kasalanan. Kaya nga kung ano mang inyong hiling ngayon, ang hilingin nyo sa Diyos ay yung lakas para mabuhat at mapagdaanan ang anumang inyong pinaghihirapan ngayon. Sa bawat paglapit natin sa Diyos, bagamat may personal tayong mga naisin, sa bandang huli lagi ninyong hilingin na mangyari ang kanyang kalooban para sa atin. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ang laging pinakamagaling. Hindi laging masaya, pero siya laging pinakamabuti. Hindi laging madali, pero siya laging tama at dapat para sa atin. May problema ka sa iyong anak ngayon? Baka may itinuturo ang Diyos? Kagalit mo ang iyong kapitbahay ngayon? Baka may gustong sabihin sa iyo ang Diyos? May pagdadaanan ka at may problema ka ngayon? May gustong sabihin at ipaunawa sa iyo ang Diyos. Ang hilingin mo'y maunawaan mo at magawa ang kanyang kalooban sa bawat araw ng iyong buhay. At yun po ang inyong ibulong kay Jesus mamaya sa banal na komunyon. Inyong sabihin sa kanya, Panginoon, maghari nawa ang kalooban mo sa aking buhay upang ang lahat ng aking pinagdadaanan, ang lahat ng aking mga hinihiling, ang lahat ng aking mga ipinagdadasal ay magkaroon ng katuparan ayon sa iyong nais na mangyari sa akin. Ang iyong kalooban na laging mabuti, laging makatutulong para sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karinian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparinig mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Amen.
sa buong mundo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong mga pangalan at ilang hinihinging detalye. Tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW, balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa ating International Pilgrim's Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang pag-a-apply bilang isang pandaigdigang Dambana dito sa Asia. Tayo po bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng ating gawain ngayong mga mahal na araw ay nag-aanyaya sa inyo na kayo'y makapangumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Nasa screen po ang schedule ng ating mga kumpisal. Gayun din naman, tuwing araw ng Biyernes sa alas 3 ng hapon, tayo ay may pagninilay at pagdarasal sa Estasyon ng Cruz. Ang mga aklat dasalan po'y available sa ating mga tindahan. Kaugnay pa rin ang ating mga gawain ng mahal na araw, ang ating Lenten Pilgrimage o Lakbay Parokya 2024 ay gagawin natin sa 7 simbahan sa Pampanga ngayong March 21, araw ng Webes. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo ay magpalista na sa opisina sa halagang 2,500 hanggang March 10 po lamang. Ngayon pong ikalawa ng Marso, unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa ikalima ng umaga. Ito po'y sisimulan sa may Fountain of Hope sa mga sasama. Kayo po'y inaasahang magdadala ng mga kandila. Simula rin po ngayong March 1 hanggang March 3, ang Confradia ni Santo Padre Pio, kasamang inyong lingkod at ang rektor ng Pambansang Dambana ay pupunta ng Mindoro
para po magpalaganap ng pamimintuho at debosyon kay Santo Padre Pio. Inyo pong ipagdasal na mas maging makilala pa at maitaguyod ang mga dambana at mga parokyang nakatalaga kay Santo Padre Pio. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging sundin ang kalooban ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.